ang bilis lumipas ng oras. Halos nasa kalahati na tayo ng taon. Hindi na natin napansin ang bilis ng panahon. Ang dami nang nangyaring hindi natin inaasahan. Ito na ang aking nakagisnan tuwing ako'y gigising sa umaga. Umagang walang katapusan. Paulit-ulit na lamang. Alas 7 pa lamang, ay gigising na ako para mag-asikaso at maghintay ng masasakyan. Sa kadahilanang, malayo ang bahay ko sa paaralan. Alas 8, babangon na ako pang mag-umagahan. At hihahanda ko na ang aking magagamitin para sa online class. Aaminin ko, minsan, napapagod na ako sa paulit-ulit na biyaheng ginagawa ko sa pagpasok sa paaralan. Ang hirap ng ganitong setup, lalo na kung wala akong sapat na pera para magkaroon ng internet. Mahalaga daw kasi yung diploma. Bibigyan ka nito ng pribilehiyo na maabot ang mga pangarap mo. Ngunit paano kung wala akong sapat na pera upang makamit ang diplomang ito? Nakakapagod. Kailan kaya babalik sa normal? Sa public schools bukas, pero limitado pa rin ito sa online classes at blended learning. Bukas may virtual school opening day program ng DepEd kung saan i-anunsyo ang mahal ng updates para makabalik na ng ligtas sa mga eskwelahan sa lalong madaling panahon. Ang mga estudyante naging pangalawang pamilya na namin. Ang school classroom ay naging talagang tahanan na namin. Early 2020, nang magsimula yung pandemic. And then, ang daming tanong, ang daming nabago. Pati yung pag-aaral ng mga estudyante, nabago na din. Ano ba mangyayari sa mga students, lalo na hindi namin sila nakakasama? Mamimiss mo yung dating may kakulitan ka, may kakwentuhan ka. Tapos yung mga expression ng kanilang mukha every time na nagtuturo ka, kung talagang may natututunan sila. Pero ganun pa man, bilang isang guro, marami rin namang nabago, lalo na sa larangan ng pagtuturo. Ngayon, meron na tayong tinatawag na hybrid learning, na kung saan mahirap, pero bilang isang guro ay masaya. Mahirap ang hybrid learning. Napakaraming adjustments na kailangan gawin. Pero, dahil sa sinumpaan namin profession at pagmamahal namin sa aming mga estudyante, patuloy lang ang pagtuturo, whether it is online or face-to-face. So, bilang isang guro, ito na yung naging buhay na namin. Kumbaga, hindi kami magsasawa na turuan at hubugin itong mga mag-aaral na ito. Buhay na namin ang pagtuturo at kahit na anong unos ang dumating sa buhay, hinding-hindi magtatapos ang pagbabahagi ng karunungan.